Good day. Good day, guys. Today ipapakita ko sa inyo yung marketing na ang gamit natin ay tubig, ano? Ito. So gagamit tayo ng mga dalawang container, pwedeng plastic lang, clear plastic, plastic ng yellow, or pwede kang gumamit nitong used soft drinks bottle, clear, para makita natin yung ugat. So usually ginagamit natin sa marketing ay marketing media or cuerdas, cocopit or garden soil. Pero dito tubig lang ang gagamitin natin. So tayo natin siya within 45 days, makikita natin yung reaction ng kanyang mga tissues para mag-produce ng ugat. Okay? To do it, dito muna tayo mag-umpisa. Dito natin gagamitin itong plastic bottle. Ito. Ayan. Kakat natin. Okay, so at least 4 inches ang cut natin, ito. Then, lagyan na natin ito ng abang na binder or tali, for sure na ipagtatalian tayo dun sa sticks na gagamitin natin. Then, lagyan siya ng tubig. Tubig natin na sakto dyan, papasok natin dito. Before that, maglalagay tayo ng support sticks. Okay. So, ito yung opening. Ipapasok natin itong yan. See? So, ayan na siya. Then, tatali natin dito sa stick para hindi siya malaglag. Para hindi bumaba ng paganyan yung bottle na may tubig. And of course, pwede nating sama yan dyan para mahawakan itong stick yung puno natin, hindi siya matutumba. Pero hindi masyadong kailangan ng mahigpit, no? Kasi after 1 month, kayang sakalin ito kasi tataba ang puno. Okay? So, ganyan lang yan. Mula rito ang cut hanggang doon sa at least mga 4 inches. Depende sa taba ng puno. Then the other one, itong isa naman gagamitan natin ng ice plastic lang. So ito, ito gagamitin natin, no? So same procedure hanggang sa may
at least half or kalahati ng katawan niya. Yan, maliit ito, so at least mga 3 inches lang or 2 inches ang length ng ating cut. Lagyan din natin ito ng tubig. Estimate natin na hanggang doon. So, itiklop natin itong kailangan na natin ang support. So, sagat doon. Ito na yung natin. Yan. Dito natin siya ilalagay sa stick para siguradong hindi siya malalaglag or bababa. Yan. So, ganyan lang. Aabangan natin. Pag makikita naman natin pag nagro-roots na siya, pupudos muna ng kalos yung cut. Kakaroon ng white na mga dots doon sa mga gilid ng wound. Yun yung tinatawag natin kalos, then magiging ugat na. Suportahan din natin ito para hawakan din ng stick itong ating puno. Okay, so ganyan lang kasimple. Pwede natin i-practice sa bahay. So ginawa ko ito kasi maraming mga nagtatanong na pwede bang i-markot ang papaya. Then sa naunang vlog ko, naunang mga videos, pinakita ko na kung paano yung marketing na ang gamit na media ay acquired dust or any fine soil. So ayun, mamaya papakita natin yung mga result na mga ginawa ko. Double stack, side grafting, marketing, and yung marketing na using the water, pareho. Different materials lang ginamit. So guys, ito na yung result ng na-demo ko before. Ito na yung layering or isang part ng marketing na ang gamit lang ay tubig. Yan. So mamaya ikakat natin para may transplant na sa container. Then ito naman yung nauna, no, kasama sa previous video na marketing, pero ang gamit ko naman ay cuerdas. So yan, may roots na siya. Papakita natin para sigurado, no? So sila ay inabot ng 45 days. Kasi pagka masyadong maaga mo silang inopen, susceptible pa yung mga ugat natin. Hindi pa sila masyadong established. So, gusto kong buksan at ipakita sa inyo. Ito yung so ito yung ugat, oh. Okay, so cut na natin ito dito. Mamaya natin balikan yung
ko muna. Tapos ito yung nasa previous video na side grafting. Yan. So, yan. Buhay na siya. So, nag-heal na yung balat dito. Then, ito yung double rootstock. Oh, ayan. So, dalawa yung rootstock niya. So, possible din. Kaya natin ginagawa ito para patibayin itong pinaka main trunk. So, isa pa, may papakita lang sandali ako sa inyo na ito pa, no? Balikan natin itong isa. Aalisin na natin itong tubig bago ko siya i-cut. Okay. Ito na. Kakat na natin. Kaya dito sa ating lower. Okay guys, ito yung isang side grab na sinuportahan ko lang siya nang kasi kumuha ko na isang mature na Scion para suportahan lang itong main trunk. Ayan, ito na oh. Talagang maganda yung bark recovery niya. Ayan. Ayan, so magiging dalawa sila. Madalang kasi ang papaya na nagsasanga. Papakita lang natin na posibilidad pala siyang magkaroon ng sanga na hindi siya napuputol. Ayan. So, flowering na. So, ito na, itatanimin na natin yung minarkot na tubig lang gamit. So, ito yung mga unang pinagmumulan ng kanyang roots. Mga white dots. Ayan. Actually, ang tawag yata dito ay mga pneumatophores. Okay? So, tanim na natin. Kailangan siksik para hindi pasayaw-sayaw ang halaman. Pero supportan din natin siya ng stick mamaya. So, napaka-sensitive kasi ng papaya. So, anong masyadong malambot yung kanyang mga ugat.
kailangan dalawahin natin. So kaya natin siya nilagyan ng stick support para maiwasan yung pag-twist na maging dahilan ng pagkasira ng kanyang mga ugat. Ito muna siya. Yan. So ito yung mga roots niya. No? Nakita naman siguro kanina. At di natin lagyan ng tali, at least mahawakan nito yung prevent yung twisting ng hangin para hindi masira yung mga rose. Ito na yung sagot dun sa mga nagtanong tungkol sa marketing, na ang tanong kasi nila ay posibilidad ba na may markot ang papaya? Ayun, nagawa na natin, na-videohan, then may mga proof na tayo, naitanim ko na yung mga na-video dati. So, paki-like, and please subscribe. Then, pindutin nyo na rin yung bell, no? Para manatili kayong naka- updated or notify sa mga susunod ko pang mga videos. So, ayan. So, bago ako mag-end for today, no? Gusto ko lang shout out yung mga iCrafts people na pwedeng makakasama ko o makapanood ng videos. Then, yung mga students natin, incoming students. So, happy studying sa inyo kahit na wala tayong face-to-face na demo na magagawa ko. Okay. So, yun na po muna sa araw na to. Then, until next videos. Please watch and hit the channel. Like, comment, share, subscribe, hit the bell.